ano may mga negative comments about sa mga naka-big bike? Well, naririnig ko parang medyo entitled lang. Entitled. Nagkakaroon tayo ng mentality na kung hindi natin afford, kung wala tayo nun, eh, dapat wala rin siya nun. Maling-maling-mali, mga broki. Hindi nyo maiintindihan yan hanggat hindi nyo nararanasan. Bumili na kasi kayo ng big bike. Talk about mga komento ng mga taong galit sa naka-big bike. Oh, alam ko meron kayong mga nasa isip. Magkwentuhan natin ngayon yan. Comment down below kung meron na kayong mga naiisip na alam mo yun, yung mga naririnig-rinig nyo, especially sa mga naka-big bike, yung mga naririnig nyong komento sa mga taong alam na alam yung high blood sa mga naka-big bike. Sa ating listahan, isa sa mga lagi kong naririnig at nababasa sa comment section, ang yabang naman yan, feeling mayaman. Well, totoo yun. Personally ako, feeling mayaman ako, lalakas ako yung boses ko kasi baka puro hangin yung naririnig nyo, diba? Lagi kong nababasa yan. Sus, naka-big bike, napakayabang naman yan. Yung iba naman, sabihin, hulugan naman yung motor niyan. First off, let me explain ha. Kung hulugan man yung big bike niya, anong masama dun? Diba? Walang masama dun. It's not our damn business. At hindi ka naman niya ginagambala. Sa'yo ba siya kumukuha ng pang monthly? Hindi naman, diba? Sa mayabang, let's go to the mayabang part. Marami tayong nababasa niyan sa comment section. Napakayabang ko mo naka big bike. Alam mo yun, kahit misa wala namang ginagawa, mayabang pa din. Alam mo kasi mentality ng Pinoy. Hindi naman natin nilalahat. Pero kadalasan, kunwari wala ka nung bagay na yun, tapos siya meron, ang yabang nang dating sa'yo. Kahit wala naman siyang ginagawa, kahit hindi naman niya niyayabang, ginamit niya, nakita mo, nayabangan ka. Ano gusto mo, i-display niya yung motor? Ako, guilty rin ako dyan. Kasi minsan, alam mo yun, parang may mga, yung iba, di ba, sobrang daming motor, hindi naman nagagamit. Tapos yung mga motor na yun, gusto pa talaga natin. Parang, ano yan? Yabang naman ito, bilhin ng bilhin. Ano, ganun ako dati ha? Ako, guilty ako, real shit yan, real talk. Kasi, di ba, parang nagkakaroon tayo ng mentality na kung hindi natin afford, kung wala tayo nun, eh, dapat wala rin siya nun. Maling-maling-mali, mga broki. Huwag ganun. Tayo yung magsumikap para makamit natin yung kung anong meron sa, hindi yung hihilahin yung pababa or pababa trip kayo kasi meron siya nun, ikaw wala. Diba? Hindi niya kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Kasalanan ko yun. Diba? Yan. Pangalawa sa listahan, mga laging ano, topic lagi nating nakikita sa visor minsan, mga big bike na nagpa-park sa car slot, ang dami-daming nababa-trip. Tama, mali. Kunwari, nasa mall ka. Naghahanap ka ng parking. Punuan. Tapos makakita ka ng slot. Papasok ka na. Tapos makita mo, may big bike pala nakapark. Well, just to let you know, karamihan ng malls ay pumapayag na mag-park sa car slot ang big bike. Bakit? Hindi ko alam kung naririnig nyo ako ah. Kasi ang big bike sobrang lapad, sobrang laki, mabigat. Ngayon, kung ipapark mo siya sa parkingan ng mga scooters or underbone, syempre masikip dun, di ba? Tapos gagalaw, kumbaga kung ikaw magpa-park doon, bubuelta-buelta ka para makalabas or mag-park.
bibiyok na tayo. Which is napakahirap sa big bike. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo maiintindihan yan hanggat hindi nyo nararanasan. Bumili na kasi kayo ng big bike. Diba? Mahirap mga brokies. Huwag mo na muna isipin yung ano, yung baka magasgasan and all, which is totoo rin naman, pero main reason talaga niyan mga brokies is yung hirap igalaw ng motor, hirap iliko-liko, hirap ibuwelta. Kumbaga effort talaga pagka yan pinark mo. At there's a tendency na hindi naman siya kasya sa big bike, sa slot ng motor. Diba? And again, a lot of malls, pinapayagan na yan. Pinapayagang mag-park ang big bike sa car slot. Marami yan mga brokies. So, huwag na kayong ma-high blood dyan. Okay? Ingay. Marami yan. Ah, di ba? Ganda ng motor natin, ang dungis. So, wag na kayo ma-high blood. Balikan kayo later, puntahan lang natin si Miko Moto. Wap. Ah. Tenten. Woo! Ito, mga brokies, isa pa to sa lagi ko nababasa or naririnig. Bili ka big bike, hindi naman na ma-maximize dito sa Pilipinas dahil sa traffic. Well, it's partly true kasi hindi mo naman talaga siya ma-maximize lalo na kung city-city ride. Diba? But then again, hindi mo naman siya laging gagamitin sa city. Ba't ka naman bibili ng big bike tapos city ride ka lang? Papahirapan mo sarili mo nun. Diba? So, most of the owners naman ng big bike, binili ang big bike for leisure. Meaning, mga weekend ride, which is hindi naman ganun kalala ang traffic, and expressway, yung mga long ride. Pero not necessarily na lagi kang sa city lang. Kasi definitely, hindi mo talaga mamamaximize yan dun. Totoo na bang kayo? Pero hindi naman namin yan dun lang ginagamit, di ba? Yung iba, nagre-race track. Yung iba, nag-loop. Mga Philippine loop, North loop, mga ganyan. Yung mga talagang pambiyahihan ng malayo na hindi mo naman pwede mo gawin sa scooter, pero mas masarap gawin sa big bike. Alam nyo, sa mga big bike, mga brokies, may mga kanya-kanya gamit. Ito pang long ride, ito pang racetrack, ito pang tambay, coffee. May mga ganun tayong eksena dyan, hindi nyo ba alam yun? Kaya huwag kayo masyadong high blood. Ito, isa sa mga nababasa ko din. Special mention dito ang mga naka V4 or crossplane engine. Karaniwan kasi sa mga hindi masyado nakakaintindi sa big bike. Siyempre, habol lang talaga nila is more on tunog lang, di ba? Kung sa tunog ang pagbabasihan, ang mga trip nila dyan is inline 4 or dun sila pamilyar sa inline 4 na tunog. Yung mga 10R, ano pa ba? Yung mga CB650R, mga ganyan. C1000, mga inline 4. So pag sila nakarinig ng V4 or crossplane engine, sabihin nila, napalmal niya big bike, tunog lata. Yeah, totoo naman talaga, medyo may pagkaganon. Not always, sabi ko nga, I've been saying this sa vlogs natin lagi. Hindi lahat makaka-appreciate ng tunog ng V4 or crossplane. Legit yan. Talagang maraming, alam mo yun, mapapaisip, na big bike ba yan? Pero again, hindi lang naman yung tunog yung aanuhin mo dun, yung titignan mo.
syempre yung performance, isa yan, factor yan for sure. Yung gaanong bike, basta maraming factor, yung itsura, ano pa ba, yung market value or resale value. Yan, isa yan sa mga titignan mo pag ikaw nag big bike. It's not all about the sound, believe me. Pero syempre factor pa rin siya. Pero hindi ko mo, hindi ito nag-inline for eh, pangit na siya. Yun lang ang aking masasabi dun. Kasi that is not true. Okay? Okay ba tayo dun? Malinaw ba yun? Kasi kung titingnan mo ang mga crossplane engine or V4 engine, ang mamahal, diba? Ang tataas na ang resale value. Merong rason dyan kung bakit, diba? Isa pa, mga kinagagalit ng taong bayan, ang rev bomb. Itong tungkol sa rev bomb, syempre ano yan, depende yan. Kasi meron din naman talagang may big bike na talagang bomba ng bomba na, alam mo yun, medyo nakakairita na. Syempre we have to factor in na not all will appreciate the sound of the bike, di ba? Hindi lahat na appreciate yung ingay na kine-create mo. So be mindful din. Lalo na kung ikaw nasa subdivision or nasa masikip na lugar na talagang alam mong isang rev bomb lang eh sabog yung street na yan. Mga ganun ba? So tignan mo rin yan. Ako naman yung sa atin, yung mga rev bomb natin kasi kadalasan hinihiling eh. Mare, bata, matanda, mga ganyan. So pinagbibigyan lang natin. Pero hindi ako yung tipong kunwari uwi ako ng gabi, bomba ng bomba. Diyos ko po, sobrang mahihayin ko sa ganun. O kaya yung parating ako sa isang lugar, tapos magre-rebam-rebam ako pag malapit na ako. No. Not unless gusto ko talaga magyabang or inaasar ko yung mga tropa natin or what. Mga ganun ba? Ano pa ba? O yan, speaking of, comment down below kung may mga naiisip din kayo. Medyo ano lang to eh, impromptu na topic lang to. So hindi talaga natin na construct ng maayos sa ating isipan. So mga brokies, mabalik tayo sa ating topic. Ano? Okay, ano? Ano? Tatanong natin si Migo, syempre. Ano ba yung mga isa sa mga nababasa or naririnig niya? Yung mga taong may ayaw sa big bike. Ano ba yung mga negative comments about sa mga naka-big bike? Well, naririnig ko parang medyo entitled lang. No? Entitled? Bakit mo nasabing entitled? Wala namang basis. Walang basis? Wala namang ilang naririnig ko from mga comments. Hindi mo kasi masabi. Pwedeng... Yung iba may nararanasan silang bad experience sa mga naka-big bike, 'di ba? Yung iba naman mema na lang. Pero on a brighter side naman, mas madaming ano pa rin. Ano? Natutuwa sa big bike. Oo naman. Pero that's not the topic for today. Para sa negative pala. Oh, negative yung topic natin ngayon kasi gusto natin yung toxic na vlog. Char. So yun lang. Kayo kasi mga brokies, dapat lawakan ang ating isipan. Kunwari, sabihin na ganyan, simple, entitled. I-gauge mo din kung may pagkatotoo ba yung sinasabi or wala. Kasi minsan, alam mo, minsan totoo rin naman. Minsan, OA lang talaga. So, diba? Ano lang, tansya-tansyain mo lang. Pero hindi naman para makipag-away ka kung kanino man about this topic, diba? Enjoy lang tayo, again. If you have a big bike, then congrats. Kung wala ka, huwag ka ma-bad trip. Gawin mo motivation. Napakaganda naman sinabi. Gawin mong motivation. Tulad ni Miko, 'di ba? Starting from MT07. Gustong-gusto niyang mag-upgrade. May inaasar kasi siya. Puro kami naka-sports bike, so inaasar siya. Siya yung naka-naked bike. So, ginawa niyang motivation and all. Ngayon, naka-Ducati siya, 'di ba? Oh. Kahit di man sports bike, pero tsaka sa sobrang proud niya, Ducati, anong pangalan mo? Oh. Ducati. Yung sa ano mo pa? Sa channel mo. Underscore. Oh.
Mikumoto underscore Doati. Kulang na lang gawing apelyido nito, so parang, Doati. Parang hirap na magpalit ng motor, pre. Oo, mahirap na. So, ganun lang. Good vibes lang tayo. So, para sa mga nababadrip, lawakan nyo lang ang inyong isipan.